Hello guys, magandang araw ulit sa inyong lahat. Ngayon ay meron tayong repair nga washing. So ito po yung problema niya. Yan. Pag inon ko, ikot siya, tapos hindi magre-reverse. Yan, tingnan nyo. I-on ko yung timer. Ikot siya pa clockwise. Pag reverse niya ay hindi na magre-reverse. Saka tapos uugong. Yan. So yan. Pag reverse, hindi na po siya magre-reverse. Tapos yung timer natin is may tunog naman. So parang okay yung timer. So para lang, hula ko lang. So kung sira yung timer, bakit nag-uugong yung ating motor? Yan, forward yan. So pag reverse, hindi na. Tapos sabay ugong. Yung timer niya is parang okay. So check natin sa loob. Yan. Kunti lang po yung ugong niya guys. Hindi po marinig sa ating video. Yan. Pag reverse niyan is hindi na. Yan. So nakita nyo walang reverse, tapos may ugong. So ang ginawa ko is pinutol ko yung wire, dalawang wire, yung blue at saka red papuntang timer. Para malaman natin kung sira ba yung ating motor o yung timer. So tatanggalin lang natin yung wire. So para lang po ito sa mga baguhan na hindi pa masyadong marunong mag-repair. So ang ginawa ko is tinanggal ko po yung dalawang wire. Yan, papunta po yan sa ating timer. Yan sa baba is papunta sa ating motor. So tinanggal ko, pero yung common na kulay gray is hindi ko po pinutol. Pero meron siyang naka labas na wire, pero para sa diyan natin itatap para malaman natin kung sira ba yung motor. So guys, unplug natin. Yan. So forward umiikot. Yan, umiikot yung ating motor. So dinirek ko. So, tingnan natin yung blue. Kung magre-reverse yan, nagre-reverse siya. So, ibig sabihin, good yung ating motor. So, ang problema is nasa itaas yung ating timer. So, bakit kaya merong nag-uugong kung sira yung ating timer? Sana hindi lang nagre-reverse. Bakit may ugong? So check natin kung bakit mayroong ugong. So good naman yung ating motor. So yung kabilang probe natin is nasa common. Yan. Continuity test lang muna tayo. Tapos i-on natin yung timer. Yan. Yan guys, so nakita nyo merong continuity. Yan, nagbabas yung ating tester. So tingnan natin kung mag-off ba. Yan guys, kita nyo may continuity. Yan. Pero hindi siya nag-off. So remain naka-contact siya sa ating common to red. Pero yung blue nag-off siya. Yan. Yan, nag-off siya. Pero yung red natin is remain naka-contact. So nag-off siya guys, yan. Nag-off tapos
nag-on ulit. So yan po ang good. So yung red is always naka contact sa ating common. Yan, hindi nag-off. Yan. Kaya pala mayroong ugong yung ating motor. Ito guys, pag hindi po ito na malayan o hindi po ito na repair is maaaring masisira yung ating motor dahil mag-iinit po ito. So tanggalin natin yung timer para makita natin sa loob. Guys, para lang po ito sa mga newbie. So tanggalin natin yung timer kung bakit siya nag mayroong short. So ito guys, natanggal ko sa loob. So ang nakita ko is yung terminal nito is yung magkukontak is yung nasa red is always nakakontak sa ating common. So possible na yung mga gear is mayroon ng maluwang o hindi na nag umiikot ng tama. Yan, so check natin yung wire, baka yung wire lang po yung nagsho-short. So guys, hindi naman yan, so hindi naman nagsho-short yung ating wire, talagang sa loob ang may problema yung mga gear nito. Yan, so walang short sa ating wire. Yan. Yan guys, nakita nyo po yung ating thermal sa ay contact sa loob. Ito guys. Yan. Nakita nyo, mayroon ng sunog, yan oh. So ito, yan naka-contact yan. Yan oh, nakita nyo mayroong sunog, kumiinit yung ating metal. So ang gawin natin is replace ng bago. Dahil pag ito ay ni-repair natin is may posibilidad na sisira ulit. So ito po yung ipapalit natin. So wala po akong ganun na timer na hindi tama sa ating washing. So ito na lang. So ginawa ko na lang ng paraan para magamit ulit. Yan. So ito na lang po yung ating gagamitin kahit hindi po ito ang original niya, para lang po magamit. So itatap lang natin yung mga wire. So madali lang naman po itong itap. Hanapin nyo na lang po yung common na galing sa ating timer, tapos itap nyo sa ating common na papunta sa ating line. Yan, ito po yung common nya, kulay pink. So itap po natin sa ating gray, kulay gray, kulay gray. Itap po natin sa kulay gray. Yan. Tapos yung dalawang natira is yun na po yung reverse at saka forward. Yan. Kahit saan po yan, okay lang po yan dahil reverse at forward lang. Wala naman yang
hindi naman yan naka-apekto sa ating motor. Ito na guys, so lagyan lang muna natin ng electrical tape. Yan. So ito na po yung ating nilagay na bago para iwas backjab. Yan. So itatap lang natin yung tinanggal natin sa loob, yung nasa ilalim. Yan, itatap lang natin. Tapos lagyan ng electrical tape. Yan guys, try natin i-plug kung okay na ba. So switch natin yung timer. Yan. Tingnan nyo yung motor. Yan, nag forward ang ating motor. So hihintayin natin pag reverse nya. Yan, nag reverse sya. So okay na po yung ating washing. So sana guys meron kayong natutunan sa video ito, kahit konti lang. So okay na. Pwede na po itong gamitin ulit. So ito po yung nasira. So guys, i-explain ko kung ano po yung nangyari. So example, ito po yung ating timer. Yan. So merong mga contact points sa loob. Example, ito yung ating AC. Yan. Pag i-switch natin yung timer, automatic niya nakokontact yung ating timer. So meron siyang switch sa loob. Yan. Tapos may dalang wire, ito yung nag-switch forward saka reverse. Gawa lang tayo ng motor. So, yung motor natin is mayroong 3 wire. Yan. So yung isang wire is nakakonek sa ating forward na galing sa ating timer saka yung reverse. Mayroong capacitor niyan. So yung forward is yung red. Example lang, red. At yung reverse is blue. So yung kumo ng ating motor is nakakonek sa ating line EC. Yan. So itong timer within 7 seconds nagsiswitch siya sa kabilang contact. Yan. Example ito. So naka-point siya sa reverse. So nag-reverse yung ating blue. So naka-connect siya sa ating kulay blue. Within 7 seconds, nag-transfer yung ating contact point papunta sa ating red. So naging forward na naman. Yan. Within 7 seconds ulit, nag-switch naman siya sa ating kulay blue. So ang nangyari kanina, yung ating red is always naka-connect sa ating common. Yan. Always naka-connect. Yan. Example yan, naka-connect yan. Pag nag-switch siya sa forward, yung kulay red, nag-forward yung ating motor. Dahil naging open yung ating blue. Yan, nag-forward. Pag after 7 seconds, nag-switch siya sa blue. Yan, tapos
reverse sana. Kaso lang, yung ating red is always naka naka-connect sa ating common. Yan. So nangyayari is nagre-reverse yung motor. So nagpo-forward tapos nagre-reverse. So ang nangyari, nag-uugong. Yan, nagaganyan. Dahil yung ating red is always naka-connect sa common. So ibig sabihin, yung blue at saka red, magsho-short yan pag yung ating timer is naka-contact point sa blue. Yan. So yung ating motor is nag-uugong. So palitan natin ng bagong timer dahil yung ating motor is okay pa. Pag okay yung ating timer, check natin yung capacitor. Yan. So nakita natin yung timer na mayroon ng problema. So replace na ng bago. So yan guys, sana po mayroon kayong natutunan sa ating munting video. Kung mayroon pa, like and subscribe na lang po sa aking channel at salamat po sa inyong panonood.